So, magandang araw mga brad. Ngayon ay nakita ko to sa react namin. Itong dalawang sauce na to. Yung iba siguro alam niyo to. Ito po ay dip para sa mga chips na kakainin natin. Like tortillas, mga chips, kahit ano, potato chips, ito yung dip natin kinakain. So, mga brad, ito na yung complete natin na ingredients sa ating baked mussel in three ways. Okay, so mayroon ako ditong white wine, optional to, sa optional lang to. Okay, kung wala kayo nito, okay lang, eh mayroon ako dito at saka nakatambay lang, so gagamitin natin. Tapos yung baked mussel natin, ayan, nahugasan ko na yan, nabanlawan ko na. So ready na yan paglisa. At ang ating salsa. At spinach dip. At ang isang flavor pa natin, ang kimchi, mayonnaise, paprika, salt, lemon, and pepper. Yan po yung ano niya. Ayan. Tapos olive oil, basil, kinuha ko yan sa garden ko. Yan, mabango yan pang gisa ng ating mussel, mawala yung lansa. Tsaka siyempre yung bawang. At ito naman yung bacon. Chachap natin yan, tapos gawin crispy natin. At gawin natin pang topping. Yan ang bacon at ang cheese natin. Nandun pa sa freezer. Kukunin ko pa. Hindi freezer ha. Ref pala, ref. Yan sa refrigerator natin. Nandun yung cheese. So, hindi ko muna makita sa video. Mamaya pag topping natin, lagay natin yun. So, yung cheese pala ang ginagamit ko. Yung mozzarella lang. Kayo kung gusto nyo, ano, ipindi sa inyo. Cheddar ba? Ano? So, yan yung ano dito, yung pabili ko. So, ayan, mga brad. Pisaan na natin ang ating baked mussel. Thank you.
So, ayan, mga brad. Ito yung spinach dip. At ito naman yung salsa. At yun naman ang ating quinchonese. Okay? So, ito po ang ating baked mussel three ways hack. Alright? God. Ganda din to sa maging pulutan, mga brad. Madalian ba? Wala nang ano. Ang lutuin mo lang yung, gisahin mo lang yung clam. I mean, mussel. At yun. Topping ka lang ng mga sauce nila. Yun, tapos na. So, mga brad, salamat sa papanonood. At kung nagustuhan nyo itong video kong ito, sana ay mag-subscribe kayo. At nagpapasalamat ako. At hanggang dito naman tayo. Susunod na naman, mga brad.